Mga kaibigan, magpapalit tayo ng disc brake pad ngayon kasi napakanipis na niyan. Ito, papalitan natin. Luwagan natin yung tornilyo ng gulong. Tapos, maglagay tayo ng jack. Matigas na portion na baka mayupi pag nakaload na yung dapat ng sasakyan. Sure din na nakiture na naka parking brake siya at merong ano, merong harang sa gulong para maka under siya. Delikado tayo. Tapos bago natin tanggalin ito, lagyan natin labis na ito para hindi tayo delikado. Hey! Yan. For safety. Safety first. Tanggalin natin ang gulong. Kasi wala ng nut. Parang bolt ito sa ibaba. Gamit tayo ng C-clamp para ito ay didiin sa ilalim para magkasya na yung brake pad dito. Yan, oh. Bumababa na siya. Yan, diin natin pinakailalim. Okay na. Tapos, install na natin yung brake pad. Ang brake pad, install na natin. So yung bagong brake pad niya, yung bagong bili namin, install natin. Ito ang yung mayroong ano, yun sa kabila, doon dito sa kabila. Kasi hindi ito pwedeng magkabaliktad eh. Itong nasa ibabaw dito, ito namang merong nasa ibabaw na baliktad. Doon yun sa kabilang gulong. Ito. Sa lumang ano, this, meron siyang spacer na dalawa. Power plate. Yung plate, ibabalik din natin. Yeah. Protection kasi itong plate na to. Yeah. Yan. Yan. Balik natin sa original form niya. Para hindi ito kakalimbang kapag nagpapatakbo tayo. Itong lip side, magkapareho lang ang mukha nito. Wala siyang ano, walang bakal dito sa dulo. Kaya pwede magkapalit-palit itong left or right doon sa right na gulong. Kailangan lang natin yung plate train. Lagay natin yung plate. Yung plate dito. Yan. Tapos, pasok natin. Yan. Tumpak. Tapos, yan. Yan. Di ba? Oh, kasya na siya. Kasi pinadiin natin sa ilalim. Yan.
tatandaan natin, kailangan magkalimutan natin na i-tight ito. Kasi delikado ito. Nawalan tayo ng preno kapag hindi masyadong mahigpit. Higpitan natin ito. Bolt na ito. Yung dalawang bolt dito sa caliper, kailangan mahigpit yan. At isa rin sa tandaan natin, kapag nagpapalit tayo dito, huwag tayong kukumpensa. Papakan muna natin ang brake bago natin i-assemble itong gulong. Kasi pag malayo siya, pag apak natin, unang takbo natin, delikado tayo mabangga. Kasi hindi pa nakasit ang fluid dito. Kailangan bubumbahin muna natin doon. Yan, balik na natin ang gulong. Tapos yung kabila naman ang karbuhin natin. Ito, pinaka-importante rin ito. Kasi kailangan, huwag mong kalimutan higpitan ito. Baka tayo ay ang gugulong. Hindi natin hinigpitan tayo ang gugulong. Tulad ng gulong. Tanggalin muna natin ang jack. Saka natin higpitan yung standboard. Ikaw ang maghigpit. Mahigpit na mahigpit para kaya mo rin sa force mo. Ikaw ang magtatanggal. Bali na mahigpit. Kaysa maluwag, delikado. Doon tayo sa kabila. Yung kabilang gulong naman. Yan, dito tayo sa kabilang gulong. Hindi masyadong matagal itong trabaho na to. Lalo na pag yung jack ginamit at yung hydraulic, kasi madali lang hydraulic. Ito, matigas itong manual. Hirap ikutin. Yung sa ilalim, kailangan natin ng pangkontra dito. Kapag sanay ka na talaga sa pagmimekaniko, tingin mo lang sa nut, alam mo na kung ano ang number niya. Madali mo na yan. Wala dito, pag tingin mo dito, 12 ito. Tanggal na. Yun, yung plate dito. Tanggalin natin kasi lalagay pa natin ito sa kabila. Doon sa ipapalit natin ang bago, ito, install pa natin ito. Manipis na rin. Yan. Oh, ito, huwag natin kalimutan ito. Lagay rin natin sa papalit natin na brake pad. Kasi pag hindi natin ito mababalik, although, ano, magpipreno pa rin. Kakalimbang ito eh, kapag mayroong rough road. Kakalimbang pag wala nito. Pag ito ang kakalimbang na pang-ingay talaga. Parang inugpapatimbang na yung ano mo, sasakyan mo. Pag hindi mo nalagyan ng ganito. Yan, tanggal na. Install natin sa bago nating disc brake pad. Yan. Ayos. Yan. Kasi dito magpupuwent yung ano, yung kanyang piston ng caliper niya. Kailangan nila natin idiin sa pailalim. Parang makasya siya dito. Kasi habang naminipis ang brake pad natin, taras doon.
Tapo balik na ito sa dati kasi bago na. Kailangan nating balik sa ilalim. Sabi sa'yo ito, kailangan nating ipaukok. Tapos kasi natin ipaukok. Yan. At tingnan nyo rin ang rubber boots. Kasi pag ang rubber boots may butas, papalitan natin ng bago kasi pagpapasok ang tubig dito, nagkakalawang ito, tapos mag-stack up yung brake mo. Make sure talaga na yung boots niya walang punit. Pag may punit ang boots, rubber boots niya, papalitan mo para hindi kalawangin yung piston at mag-stack up yung brake mo. Ito lang natin yung brake pad. Dali lang ano. Yan. Tapos pasok ulit. Yan. Dali lang. Madali lang ang trabahong to. Yan. Marunong ka lang magtanggal ng ano. Mga bolt. Yan. Tapos na natin mabumba. Balik na natin gulong. Alam ko, may nakalimutan ako. Talaga matanda na ako. Buti na lang nakita ko. Meron pala akong ganyan siya. Yung kabilang disc brake pad, hindi ko na ano, hindi ko na install. Mahimbihira talaga. Mahimbihira itong matandang to. Matanda na talaga. Kung matanda ka, kung matanda na ka, yan. Dito kasi yan eh. Tanda na talaga, no? Mahirap na talaga. Yan ang sign ng matanda na talaga. Kalimutan yung ibang spare parts. Dapat talaga pag nagre-repair tayo, dapat wala tayong ganansya. Pag may ginansya tayo, delikado. Kailangan masaulit natin lahat. Mahirap lang talaga. Lalo na nagpa-vlog tayo, yung utak natin nasa kamera. Hindi wala sa trabaho. Makikita naman natin. Mayroon ba tayong hindi na i-install? Baka matulad tayo ng doktor na nag-oopera na iwan yung gunting yung lalim ng katawan. Kado. Next vlog ko, magpapalit ako ng engine support kasi ubusin ko yung sira nitong sakyan na to. Balik natin ang gulong. Okay guys, please click subscribe.